today's episode, dive into the industry of the second most cultured fish in the country, ang tilapia. Start your own business as CLSU brings tilapia aquaculture into your farms. You're gonna taste no something fishy with this tilapia ice cream. Power na kinakailangan ng inyong mga kalapati? Heto na ang Power Wings! This portion is brought to you by Tatak Excellence. Yan ang magaling! Kung pag-uusapan lang din ang mga isda na paborito nating ihanda sa lamesa, mawawala ba dyan ang tilapia? Mabilis palakihin, madaling alagaan, swak na swak sa pagnenegosyo. Pero gaano ba kaimportante ang tilapia para sa Pilipinas? Kilalanin natin ang isa sa mga paboritong isda dito sa ating bansa. Ang tilapia ay ang pangunahing freshwater fish na inaalagaan dito sa Pilipinas. Kaya naman hindi na nakakagulat na pang-apat ang ating bansa pagdating sa global production ng tilapia. Karamihan ng produksyon ng tilapia dito sa Pilipinas ay nanggagaling sa Central Luzon o Region 3. Ang rehiyon ng Central Luzon ang pangunahing rehiyon dito sa Pilipinas na nagpo-produce ng tilapia. About 40% ng total production natin ay nanggagaling sa Central Luzon. Kaya ang Central Luzon ay tinatawag nating Tilapia Bowl of the Philippines. Ngunit ang Region 4 ay pumapangalawa dahil sa mga cage culture tilapia na nanggagaling sa Taal Lake. Ang tilapia ay kilala din bilang St. Peter's fish dahil ayon sa ilan, ito ang isda na matatagpuan sa Sea of Galilee na sinabing pinarami ni Jesus sa Biblia. Ang tilapia naman dito sa Pilipinas ay nanggaling sa Thailand, na inintroduce dito sa Pilipinas ni Dr. Joe Gracias Villadolid noong taong 1950. Pero hindi agad pumatok ito sa mga farmers dito sa bansa. Hindi pa nakahanda ang mga farmers sa pag-aalaga ng tilapia sapagkat itong Mozambican ito ay nakita nila mabagal lumaki, mabilis dumami sa fish pond. Ang nangyari, nagkaroon ng overcrowding. Hindi nila alam ang mga teknolohiya noon. Kaya pinag-aralan at noong taong 1972, isang bagong klase ng tilapia ang inintroduce dito. Sa ngayon, hindi pa nag-i-import ng tilapia ang Pilipinas. Mabilis itong palakihin at madali itong alagaan. Kaya naman sapat ang napoproduce ng ating bansa para sa pangangailangan ng mga Pilipino. Sa ngayon, wala pa. Pero pagka kasi yung sa 2015, magkakaroon ng liberalization ng trade, ako ay nangangamba, baka mag-import tayo ng tilapia. Sana isa alang-alang ng ating pamahalaan na dapat may proteksyon ang ating mga tilapia farmers. Tingnan muna natin ang mga domestic production bago tayo mag-import. Pagdating naman sa export, maliit lang ang volume nito. Nangangailangan pa ng thorough studies and research upang makapag-export ng tilapia sa iba't ibang parte ng mundo. Ngunit alam niyo ba na ang mga teknolohiya na ginagamit ng ibang bansa pagdating sa tilapia ay nagmula dito sa Pilipinas? Ang ipagmamalaki natin, ang mga technologies sa tilapia ay halos nang galing dito sa Pilipinas. Pati ang magagandang similya ng tilapia ay dito nang galing. Na kasalukuyan ay ginagamit na rin sa ibang bansa. Bibigyan kita ng ehemplo, ang GIF, ginagamit na sa China. Yung YY Milk Technology, ginagamit na rin sa ibang bansa sa Latin America. Kaya, napakagaling ng mga Pilipino pag-uusapan ang pag-develop ng technologies sa tilapia. Hindi magpapahuli ang tilapia sa iba pang isda na kinakain natin sa Pilipinas. Kaya naman ang ating mga tilapia farmers ay mas nagsusumikap para mabalanse ang production at consumption dito sa bansa. Napakagaling ng tilapia dahil ang isang konsiderasyon o criteria sa pag-aalaga ng isang isda sa aquaculture o yung tinatawag nating fish farming, kailangan ito ay mabilis lumaki, madaling paanakin. At malaki rin ang oportunidad nito, opportunity sa market. Merong market, may merkado
sa tilapia. In demand ang tilapia dito sa Central Luzon dahil ito yung pinagkukunan ng yaman ng mga kababayan natin along Pampanga, Isabela, Aurora, and some other places. Madaling magpalaki ng tilapia kung aalagaan natin sila ng maayos. Dahil kung mapapabayaan natin sila sa fish pond, ay maaari silang magkasakit. Una-una, ang isda ay nagkakaroon niya ng sakit. Una dahil sa quality ng tubig. Isa yan. So isang management na ginagawa namin dyan, usually dapat malinis ang tubig or magandang quality niya, andyan yung parating nagpapapasok ng tubig. Sa patuloy na pagtaas ng populasyon ng Pilipinas, ay tumaas din ang consumption ng tilapia na siya rin namang nagpataas ng produksyon nito, lalong-lalo na sa Central Luzon. Malaki na ang produksyon natin ng tilapia. Ito ay pumalo na ng mga 3.3 kilograms per capita consumption. Kaya malaki ang itinaas nito. Isa nga sa mga tunay na paboritong kainin ng mga Pilipino ang tilapia. At kung sikat na kainan din ng tilapia ang pag-uusapan, hindi mawawala ang charm nila. Isang sikat na palutuan na matatagpuan sa Seaside Macapagal, Pasay City. Ang tilapia kasi affordable. So if kunyari ang lapu-lapu ay sobrang mahal, ang second choice talaga nila tilapia. Sweet and sour, pinaputo, Chinese steam, ihaw, marami siyang magawa. Parang substitute siya sa high-end na isda. Pag sinabing Filipino hapag kainan, may tilapia talaga. Instead of bangus, tilapia. Sa tulong ng Department of Science and Technology at ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, nakapagsulong ng dalawang programa ang Freshwater Aquaculture Center para sa pagsasaliksik tungkol sa mga tilapia. Sa ngayon, meron kaming National Tilapia Research and Development Program. Actually, may dalawang programs dito. Yung una is about genetic improvement of Nile tilapia or red tilapia. Yung pangalawa naman is innovations in tilapia culture. Dun sa pangalawang program naman, meron dun yung use of phytoandrogen to sex reverse tilapia. Kasi yung tilapia, pwede nating palitan yung sex. Tila nga isang malaking parte ng pagka-Pilipino natin ang mga tilapia. At para sa mga ating manunood na gusto mag-venture sa tilapia farming, here are some words of advice para maging matagumpay at maayos ang inyong gagawing business. Kung ito ay well managed, it is really a profitable business undertaking or venture. Kasi tingnan natin, may market ito at ang cost of production ng tilapia, you know, to produce a kilo of tilapia, you have to spend around 40 pesos, 40 pesos. E ito naman ay mabebenta mo ng mga 70 o 80, o kaya mataas pa. This portion was brought to you by Tatak Excellence. Yan ang magaling! Sa sipon, pisik at halak ng inyong mga sisiw, magpainom ng 2 sachet ng Ambroxetil sa 1 galon ng tubig sa loob ng 5 araw. Ang Ambroxetil ay pinaghalong amoxicillin, bromhexin at tylosin na magsisilbing proteksyon at gamot sa sakit. Dahil ito'y nakahalo sa tubig, sigurado kang matatanggap ng alaga ang antibiotic. Naku! Yung alaga ko naman ang may sakit! Huwag kang mag-alala! Sisiw yan! Sa Ambroxetil! Lahat ng manoko is excellence protected. Nung lumabas yung Ambroxetil, sinubukan ko sa sisiw ko. It's a major component sa aming chick rearing. Napakabisa na gamitin mo against pisik or halak, sipon. Tandaan! Pagdating sa sipon, pisik at halak ng inyong mga sisiw, sisiw yan sa Ambroxetil! Up next, pampamilya man o pang negosyo, tilapia farming mapapadali na dahil sa tips mula sa eksperto.